Rick. Yes, Jessica, ayon sa Deputy Chief of Police ng Malabon City ay sumailalim na ngayong gabi sa medical examination ng 6 sa 7 mga lalaki sa nag-viral na video na voluntaryong sumuko ngayong araw. Hubad-baro ang ilan, sasayaw-sayaw at nagtatawanan ang mga kalalakihan sa videong ito na viral na ngayon sa social media. Hindi namin ipapakita ang mga mukha nila dahil tila wala sila sa tamang pag-iisip. Sa isang punto sa video, makikitang may isinisiksik sa isang pahabang bagay ang isang lalaki, habang ang isa sa kanila hinarap sa kamera ang hawak niyang plastic bag na may lamang bisyo raw nila. Yan yung pinagkakaadika namin ngayon. So bad. Sa puntong iyon, tumirada ang grupo ng kanilang mga panawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte, iligal mo na. Duterte, kaya sabi sa'yo, illegal mo na. Illegal mo ng weed. Hindi naman kami gumagawa ng masama eh. Sumasaya lang kami. Hayagan pang nagpakilala ang isa sa kanila. Duterte! Ako si Illegal mo na ako. Mga umipigilan ngayon. Para sa'yo ah. Nakumpirma ng GMA News na mga residente ng barangay Tugatog sa Malabon City ang 7 lalaki sa video. Matapos itong mag-viral, hindi na raw natuntun ng mga taga-barangay ang grupo. Nakipag-coordinate ang ating kapulisan sa barangay, nasamahan sila sa bawat bahay. Actually, madaling araw na, hindi na sila makita. So siguro sa takot, malis. Pagdating sa drugs, ayaw namin yan. Alauna ng tanghali kanina, kasama ang mga tauhan ng Intelligence Unit ng Malabon City Police, dumating sa police headquarters ang 6 sa 7 lalaki sa viral video. Sa tulong daw ng mga kaanak at mga kagawad ng barangay, natunto ng grupo na di umunoy nagtago sa Bulacan. Yung video, sir, ay kailan po ginawa? Yung ano po, 2016. August. 2016. Okay. Paano po siya napunta sa social media? Nahack po siya ng account nung isa naming kaibigan. Pang sa amin lang po yun. Katuwaan lang po namin. Di naman po namin alam na mapupunta naman po sa ganito. Napanood daw ng chief aide ni Pangulong Duterte na si Secretary Bongo ang viral video. Titiyakin daw ni Go na mapapanood ito ng Pangulo. May tugon naman si Go sa panawagan ng grupo na gawing legal ang paggamit ng marijuana. Yung mga bata dyan, ay minuran nyo pa ang ating Pangulo. Huwag kayong mag-alala, ipapaabot ko sa ating Pangulo at irerekomenda ko sa kanya. Ngunit sigurado ako ipapakain sa inyo yung marijuana. Hindi nyo pwedeng hit-hitin yan, kainin nyo yan. Kung gusto nyong ititin, doon yung ititin sa impyerno. Sana naman po hindi na po umabot sa ganun. Tsaka hindi po kami against sa kanya. Sa totoo lang po, hindi po kami against sa Pangulo. Mga magulang po kasi namin, masyadong nag-aalala sa amin. Hindi naman po kasi kami yung ano eh, yung mga taong talagang mukhang adik eh. Mabuti naman po kasi kami yung tao, kaya po yung magulang namin na bigla nung nakita yung video eh. Sa 7 lalaki, ang isang ito na nagbanggit pa ng pangalan niya ang hindi pa lumulutang hanggang sa ngayon. Jessica, minomonitor pa ng Malabon City Police ang 7 miyembro ng grupo, pero may impormasyon daw ang mga otoridad na sa mga sandaling ito ay bumabiyahe na itong isa pang miyembro ng grupo at didiretso raw may balak daw magpunta sa Malabon City Police. Jessica. Mm-hmm. Cedric, bago ang lahat, no, klaruhin muna natin. Itong balitang ito, willingly ibinigay ng sinong nagbigay sa atin itong storya? Yung police o yung mga bata mismo? Kasi nakaka-concern lang, no, na dahil na-expose na nga sila sa internet dahil sabi nila na hack yung video na yon, no, from their accounts, kaya nailathala by airing this now, hindi kaya mas lalo silang delikado? Okay, Jessica, naging viral yung video, Jessica. Kung hindi ako nagkakamali, as of 1:30 p.m. kanina, ay naging umabot na sa 600,000 views
yung video. So hindi mahirap isipin na by now ay umabot na sa 1 million views ito. Ano? Dahil nag-viral yung story, sinubukan nating i-follow up ito. In fact, nagtanong-tanong muna tayo doon sa mga opisyal ng Barangay Tugatog sa Malabon City. Dahil doon sa mga nag-circulate sa social media posts, ay na-mention nga na yun yung location ng mga bata. Pagdating natin doon sa location, Karina, ay i-volunteer naman sa atin ng mga opisyal ng Tugatog Malabon City ng barangay yung impormasyon na doon nga in fact mga constituent kanila itong mga miyembro dito sa viral video na ito. At pagdating natin doon, Jessica, natsyempohan na natin na eksaktong nandun yung ilang mga tauhan ng Malabon City Police at kumukuha na ng mga impormasyon para sa kanilang primary investigation, Jessica. Mm-hmm. Anong mga edad nitong mga lalaking ito? Minors ba ito o considered adults na, Cedric? Ngayon, Jessica, ay consider ay mga adults na ito, nasa wastong edad na, no? Pero noong 2016, noong na-post o noong ginawa itong video na ito, ayon dun sa mga miyembro mismo ng grupo, isa raw sa kanila ay 16 anyos pa. Pero ngayong nag-viral ito ay 18 anyos na siya. So kung makikita mo, Jessica, yan yung magiging tricky. Medyo komplikado yan kung pagdating dun sa pag-file ng reklamo or pagkakasuhan. In fact, tinanong natin kanina yung mga miyembro ng Malabon City Police at sinasabi nila is at the moment ay patuloy lang iniimbestigahan yan kasi hindi nga nila ma-determine pa ngayon dahil yung ebidensya na hawak nila ay nandun sa 2016 na video pa. At saka ito ay video evidence lamang, walang hard evidence. So at the moment ay pina-undergo muna o sumailali muna sa medical check o medical examination itong mga nagboluntaryo na pagsuko ng mga kabataan, Jessica. Okay. In the meantime, I'm assuming kaya sila pumunta sa police kasi natatakot sila for their safety matapos silang ma-expose, no? Anong sabi ng police? Ano ang gagawin sa kanila? Sa ngayon, Jessica, may 18 hours ang pulisya na nasa kanilang kustodiya itong anim na kabataan nito at saka posible pa baka yung ikapitong miyembro nila ay pumunta doon sa Malabon City Police. Ang sabi ng pulisya ay since voluntary surrender naman itong ginawa nitong grupong ito ay hindi naman daw nila pwedeng tanggihan yan at kailangan nilang i-kustodiya sa ilalim sa kanilang custody at well in view of the public naman in the media of course. Sa ngayon yung kanilang mga miyembro ng yung kanilang mga kaanak ay nandun din sa Malabon City Police, yung mga opisyal ng barangay, pati yung kanilang kapitana doon ay nandun din sa Malabon City Police. So sa ngayon nga, officially ay nasa kustodiya sila ng pulisya, Jessica. Mm, kasi I think it is important na i-guarantee yung kanilang safety. Kasi I suppose kaya sila lumantad for their own protection, no? Ay ngayon yung soundbite ni Sap Bongo, no? Eh medyo sabi niya mukhang magagalit ang Pangulo at baka ipakain sa kanila yung marihuana. Paano ba ito, Cedric? Mm-hmm. Well, kilala naman natin na si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga rhetoric. Ano, hindi lang natin masabi if itong rhetoric na to translates dun sa kanyang chief aide, si Secretary Bongo. No? Although siguro, Jessica, it's important to note din na itong soundbite, itong reaction ni Secretary Bongo na ito ay kanyang sinabi bago pa mag-voluntary surrender yung mga kabataan kanina. No? So nakuha natin yung interview na yan bago mag-surrender, sumuko yung mga kabataan. So sa ngayon, hindi pa rin natin nakukuha ng karagdagan na reaksyon si Pangulong Duterte o ang Palacio o si Secretary Bongo kung ano yung masasabi nila dun sa paghingi naman ng tawad na nitong grupong ito. Kasi sinasabi nila, it was a private joke, it was a private video, yun ang kanilang version na di umano ay na-hack daw kaya naging publiko, naging public video na siya. So yun ang kanilang pinagsisisi daw sa ngayon ay kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon yung kanilang diumoray private na biruan, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.